pre, alam mo naman eh. Dahil may Kimi, dahil may Kimi ka ano, yung NXB. Doon ako sa may Natalia pa rin. Then next way Predator solid yung ganito lineup gusto ko. Yung makakita kasi ng Hellcurt for burst, 'di ba? Eh isa lang ang kailangan nila tutukan diyan eh, which is yung carry. Hindi ko nakikita yung plan B ng Iphios if ever medyo mapugo or mabantay mismo. Pero ito, look at this, Beshi. Medyo pulado agad si MB. Focus ano? Fire buong tropang Iphios Esports. Well, first blood agad. Para iniisip ko pa lang kung ano possible, isang possible way din for Iphios Esports pagdating sa late game kung hindi to mababa yung carry. Pero nakita natin agad, nice bush gaming agad for them actually onto this match. Yung kinagandahan ng ginawa ng Iphios Esports kasi alam nila yung possible na gagawin ng NXP Predator Solid knowing na may Kimi yung kanilang kalaban na team. Pero ito, tinaman dito, on to the bottom lane, Renny J. Nag-iba ata ng hero pull ito si Renny J. Medyo petrify sa mukha, pero nasunog siya dito. Hellcurt will fall, and still 2-0 for the side of Iphios Esports as early as 1 minute. Lumalamang na agad ang Iphios. Medyo nagpumopondo na sila ng isang maigi pagdating sa hero kill. Pero ito sa mga nanonood dyan, guys, medyo ano na tayo, medyo familiar tayo sa gameplay ni Renny J. Usually talaga, hindi si Renny J yun kung hindi siya yung first blood. So usually, ganun talaga yung nangyayari kay Renny J sa umpisa. Pero may kita natin, the latter part of the game, bigla siya nga humahabol sa laban. Oo, bigla nagiinit, kumbaga nabibigyan ng space na kanilang mid laner to rotate para sa ating laban. Pero anyways, for Iphios Esports, kinagandaan dito meron Tam. So sustain damage na agad. Pero top lane side natin, nadali dito plus the ejector. Pero yun nga lang, nawala ng piraga armor dito si paring MB natin. H2 for the backup, pero hindi makinaya pa na anti player cover NXP. Yawi! Bumasok na dito. Sabay si Chester, napinas pa nga si Genji. Susunod pa ata si Yawi. Dies down. And tinamo naman si H2O. Trying to focus fire dalawang hero or dalawang member na Iphios Esports. Racket sa mukha! H2O will fall down. Tumpa! Sabi ka nga! Hindi ko natatawa, Beshi. Iphios Esports. So, kinagandahan dito, ganyan sinabi natin, it's more of the crowd control for Iphios Esports sa ating laban. Tapos, meron pang free hitter, which is the carry. So, dahil dyan, 2-6 agad ang ating score. And goal lead, the guys, is on the side of Iphios Esports. Although, kung mapansin natin, in terms of turret damage, hindi naman lamang dito ang sa top lane ng NXP Predator Solid. Okay, so tingnan natin dito ngayon. So far for NXP Predator Solid, medyo kailangan natin makita yung initial rotation na kaya nga gawin dito para sa ating laban. Kasi ganyan sinasabi natin, having a Kimi on your lineup, most probably, kaya yung may edge pagdating sa early game. Pero so far for Iphios Esports, that is a 2-0-1 carry para sa laban natin ngayon. Ano yun? May tumunog eh. Sa ano? Sa yan, may na-disconnect ata sa Discord. Pero ito, tuloy na natin, Beshi, with the arrow going in. Arms, medyo pulado agad dito. Nahila! Taking damage, mga unnecessary. Nahila nga naman, and makukuha. Uy, flitas pa nga! Flicker in naman si MB. Hinahabol lang kanila. Nagkagulo na. Ang dami nilang kinumit doon sa isang kufra. Ang tagal mamatay. Nagkamintisan pa, pero arrow will connect. MB will fall. Grabe yung nangyari doon na trade na ginawa ng NXP Predator Solid for Akufra. So, na-compromise doon yung positioning ng mga core heroes nila. So, na-target agad doon. At natama pa na abis si araw dito. Si parang Yawi Esports natin. Kamuntikan pa maging Yami. Pero, patay. Iphios Esports. Ayun, napatay pa nga ni parang Yami si Yawi. Kinain ni Yami si Yawi. Medyo delicates dito. Score 3-9 in favor of Iphios Esports. Look at the gold lead. 3,285. Ganong katindi ang lamang ng Iphios as of now. Kailangan medyo pag-usapan to ng next play Predator Solid kung paano pag-iingatan yung kanilang rotation. Kasi nahuhuli na eh. Nauuna na dito Iphios Esports. With in terms of objective, bumaliktad pa nga. Yung objective doon sa taas, dapat sila unang makakabasag. Naunahan pa sila ng Iphios. Oh, tsaka guys, sinabi natin, parang hindi natin nakikita yung pushing prowess dito ni H2 with that Kimi. And yung Hellcurt din, hindi natin masyadong nakikita malaking factor yung kanyang Dark Knight Falls for every clash. Kasi for Iphios Esports, hindi makikitaan ng takot dito para sa ating laban. Tuloy-tuloy lang as long as alam nilang meron damage dito para sa kanilang team. Pero bottom lane side natin, mukhang nga delikado, ginamit na dito na nga Hellcurt ang kanyang Dark Knight Falls. Kamuti ka mamatay against two players ng Iphios Esports dahil dyan na may pilitan dito or may possibility ang Iphios Esports na makakuha pa ulit ng another objective knowing na nakaangat niya yung minion wave dyan or magpo-flow habang pabalik pa sa Hellcurt. Tinamaan! Tinamaan, Beshi, ng arrow dito wala killing spree.
Barangay Paring, yamin natin ng Iphios Esports. Grabe nga yun, asintado. May magnet daw, nabasa rin naman kung saan possible. Didiretso. Ah, parang mainit ang mga tirado mo dyan. But anyways, eto na ang ating laro. Mga kaibigan, going back sa ating sitwasyon ngayon for Iphios Esports, makati na ang karing nila dito. Hindi na kailangan pang anuhin agad. Hindi na kailangan pang patabain because of that 4.2k gold agad onto this match. And as we could see here, nakakuha pa nga ng objective ang isang thumbs ngayon. Alam mo, dapat ang pumupuga dito si H2O using the Kimi. Nag-e-expire kasi yan eh. Diba lagi natin pinag-uusapan? Dapat pagka Kimi ka, sama makakuha ka ng objective. Pero look at the knockup, the hold coming from the side of Iphios Esports. And the burst, Chester will fall. Hindi pa tapos sinusundan nila dito. Nahilo! Patak pa nga inside the tower and Tams will fall. Grabe nga, hihila na rin Yawi Esports. Actually, yun rin natin, natin confirm NXP Predator Solid. Yung may mahila sila. Pero Kari, securing this third objective for Iphios Esports. Grabe naman, pasok doon. Urong sulog lang para kay Kuya Arms natin dito with the time in para kay Renin Jay. The Dark Knight para sa kanya. Dilim! Sabay takbo palayo para dito sa Hellcurt na ating laban ngayon na Yami with a tash out using that Selena and the nice objective na pinapakita dito ng Iphios Esports. Si Johet! Talaga asintado lang kayo para H natin with that unstoppable force. Mga kaibigan, kasi nga lang that away para sa kanya. Naku po! Grabe naman talaga si Yami. Kaya sinabi natin, tira lang ng tira basta as long as asintado and objective. Ooh. Oh! Grabe! Another plus another one and this is it mga kaibigan. Pag-identify rin Chester natin with unstoppable para sa ating Selena. Grabe na si Yami! Yami-yami talaga. Kanyang pinapakita dito with a kill things before this carry. Sudden. Kanina yung kills ilan lang. Sumunod-sunod yung arrow. Sudden change of momentum dito. Isang side na lang yung laban. Kanina dumikit pa eh. Pero yung sunod-sunod tumatama si Yami. Nasa ano siya eh. Nasa in the zone kumbaga. Every time na babato, feeling niya meron. Tumatama nga naman. Oo. Pero grabe grabe yung zone, kung ako lang, grabe yung zone dito ni Selena. Kasi an arrow after another arrow, tapos automatic meron sa stun. Hindi natin alam kung saan magagaling o parang nga napulsuhan yun, pero automatic objective para sa kanila. At kita natin dyan, mga kaibigan, si Kenshi dito pumasok lang din naman, ginamit at napilitan dito last inside si paring MB to back away. Pero Chester dito, medyo wala ng damage, no? Beshi para sa side ng NXT Predator Solid. Yung sinasabi natin, supposedly burst. Coming from this team, hindi natin makita. Knowing na meron silang Hellcurt, kumbaga isang pasok lang for the Hellcurt, pero hindi natin makita for this match. Yun nga problema eh. As a Hellcurt, gusto mong pumasok, pero hindi ka makapasok. Dahil once na pumasok ka, it's either may makuha ka, tas patay ka rin, or wala ka makuha, pero patay ka pa din. Diba? Parang sobrang negative nung bitawan ng Hellcurt sa ganitong sitwasyon. Uy! Tinan mo yun! Naka-envy yun! Pero ang lakas makaramdam ni Yami. Naramdaman ko lang. Lakas ni Yami doon. Kakaiba talaga. Diba? Ba't ganun? Ang lakas! Ang galing! Ano talaga? Iba yung gising nito ni Yami Beshi. Kumbaga, asintado talaga for the Selena. Imagine guys, for the Selena having this 516 KDA sa laban ngayon. Kumbaga, most probably for Iphios Esports habang nagra-rank game sila, talaga yung ginagamit nila. Pero si Patrick sa bottom lane side natin, obviously what, nandito na ba ako for Iphios Esports? Grabe galit na sketchy dito. Pero that's away for Renji. Tatalon! Kufa! Tumalon! Kapos! Medyo, ay, tumalon talaga! Sakto! Kasi nga na medyo palayo yung ulti niya dito onto this match. Mga kaibigan, pero kita natin yung aggressiveness dito ng Iphios Esports. Kamunti ka na naman tumama ang arrow doon ni pare Selena natin, pare Yami natin dito. Mimaw! With the free hit lang naman and objective for this Iphios Esports, unti-unti na uubos ang tore ng NXP Solid. 1-6 ang ating objective score. 4-16 in terms of kill. Look at the items, guys. Going in para sa second core item or mina third core item etong si Kari. Habang yung Kimi, isa pa lang. Diba? Kaya hindi niya magawa yung Kimi na papalapit ka pa lang, tinitira ka na. Oo. Kasi wala eh, wala pa siyang ganun damage. POD lang ang meron siya eh. Kumbaga diba? Yung ano, yung pinaka, di ba usually hybrid build kapag kakini? Mm-hmm. Kumbaga dito, guys, sinabi mo, yes, BOD pa lang. So yung mga glowing one, holy crystal, or Genius 1, actually, Genius medyo kakailanganin pa dito ni H2 para mag-deal ng damage for Iphios Esports. Pero the more na hinihintay nila na magkaroon dito ng item yung Kimi nila, the more na sinasabi natin yung ticking bomb niya sasabog. Pero kita natin doon si Yami. Kumuelo lang. Pero hindi tinuloy ang pangkalmot dito ni Natalia. O, tinry lang kung magsusugat. And nagsugat kaya alis agad para dito sa ating Natalia. Knowing na wala pang damage dito yung Natalia ng NXP Predator Solid.
Exactly. Yun yung kalmot na naudlot. Kaya, ito na mga arms mobile na naman para ituloy ang laban. Pero joke lang, very aggressive ang kanilang tank. That's a good sign. It means na kumpiyansa siya. Na pwede siyang pumasok. Anytime pwede siyang makalabas ng buhay for some small scream. Kung ipwesyo na sila dito sa level 1 Lord, look at the information provided from Chester. Umiispat agad si Yami. Ito may position ng Selena dito. Chine-check niya yung mga naka-ready boost. Naka-ready agad. Oo, oh, naka-ready. Yeah. Look at that. Tinamaan na dito si MB. Dumungaw ka lang sa damuhan, pero tinamaan ka pa nga ng arrow si Chester trying to steal ang Lord level 1. Ay! Yan na, secure mga kaibigan. Tumulong pa dito yung Lord. Talaga sumama sa clash ng ating Lord sa laban ngayon. Na-secure ng carry plus a Lord para sa kanilang para sa kanilang lineup ngayon. And 3 man down pang for Expert Solid. Sa mga pangayata si parang MB natin doon, pero hindi makakataas siya with his last insanity. Sayang! Beshi, nakita mo yung pasok doon kanina ni Rene J. Medyo na paaga yung kanyang pag-contest sa Lord actually, pero the thought was there, medyo kinulang nga lang dun sa timing, kumbaga para sa ating laban ngayon. Pero anyways, kita natin na for this match, nasira ang inhibitor turret ng NXP sa may middle lane side. Guys, sinabi natin walang DPS come from NXP Predator Solid, only this Kimi na medyo wala pang damage na huli dito, pero last insane come from this XP. Pag-aiting naman si Rene J, mga kaibigan, godlike para kay Yami. 3 versus 4 players sa ating laban ngayon, pero nga lang, walang minions dito sa middle lane side, kaya top lane side ang sisirain ng NXP Predator Solid. Sa ganitong sitwasyon, alam mo, hindi ko alam kung paano makakabalik. It's all about Iphios Esports sa istorya. And this is it, mga sir. Focus fire ang huling tore, and the first game goes for the side of Iphios Esports. Grabe. What a game. What a game. Yung ano,